Julie, eh mahirap man, alam ko. Siyempre, Pasko, 'di ba, dapat happy tayo, pero parang hindi magandang pagbabalik tanaw ito tungkol sa mga nangyari sa buhay mo. Unahin ko na lang, kasal kayo. Opo. Ilang taon na kayong kasal? 5 years po. 5 years. So, batang-bata ka na nagpakasal ka. 21 years old lang. Opo. Samantalang si Mr. mo ngayon, ilang taon na? 32 po. 32. So, sa makatuwid, 27, more or less siya, nung nagpakasal siya. May anak na ba kayo? Meron po isa. Meron kayong isang anak. Ilang taon na itong batang to? 1 year old, 5 months po. 1 year old na. Okay. So, itong pag-akusa mo sa Mr. mo, ay dala ito ng nahuli mo sila. Opo. Tama ba? Masakit man, pero paano mo nahuli? Naghinala na po ako nung mga unak. Tapos po, wala akong makuhang ebidensya pa eh. Mm-mm. Tapos po, hiniram ko nung time na umuwi siya. Hiniram ko yung cellphone niya. Binigay naman po niya. Tapos pag open ko, yun na po yung nakuha ko. Nakuha mo ang... Yung mga ebidensya po, tsaka combo nila. Okay, so ang nakuha mo ay kasi pinakita mo sa amin kanina, di ba, pati sa staff natin. Actually, sa mga netizens natin nanonood ngayon, medyo maselan lang kasi, no, because meron tayong nakita ng mga photos of illicit activity. So, actually, intimate relations. Yun ang lalo. Halikan, yes. Na klarong-klaro. Opo. Klarong-klarong halikan. Kaya hindi yung akapan lang, di ba? Halikan, labi sa labi. Di ba? Kitang-kita yung mukha. Opo. Identifiable yung mukha ng Mr. mo. Opo. Na hindi na natin itatago sa kahit na anong pangalan. Pangalanan natin siya na Jerry. Ayan na po, makikita ninyo. Ang mahal. Binlur lang po natin is yung picture or yung photo nung babae. Because the woman, yung babaeng nakikita nyo, is actually only 16 years old. 15. 15 years old. Maria Josep. Statutory rape. So, alam nyo ba na tinaasan na ang age of sexual consent from 12 years old to 16 and above? Oh. So, ibig sabihin, pasok pa ito, ha? Sa napakalaking kasalanan, sabihin na natin, kasalanan pati sa mata ng Diyos kasi it's an incestuous relationship, if I am not mistaken, kasi ano ba yung degree of relationship niya? But even before going into that, bago tayo pumunta doon, so nakita mo yung mga litrato. Opo. Yan po yung mga nakita ninyo na mga litrato showing intimate acts. Wala pa po yan because we actually have photos of sexual activity in the sa mga ebidensya na nakuha ni Julie. Julie, anong ginawa mo nung nakita mo itong mga litrato to? Pinag-screenshot ko po tapos sinave ko dun sa cellphone ko. Kinrinshop mo, pinadala mo sa sarili mo. Opo. Okay. Klarong-klaro naman doon, di ba, kung ano yung mga... Kasi, Shari, makikita naman natin doon, cellphone number, tapos may timestamp, tsaka yung ano, di ba. So, pinadala mo sa sarili mo, and then, kinonfront mo ang asawa mo? Tinanong ko po siya. Hindi man po na siya nagsasalita eh. Ang sabi mo kanina, hinira mo nung bumalik siya. Ano ba trabaho na Mr. mo? Stockman po. Diyan sa Caloocan, Dorasource. Ang trabaho niya? Weekly po siya na uwi. Hindi siya umuwi sa'yo araw-araw? Opo. Okay, so kinonfront mo siya, anong sabi niya? Sabi niya po, hindi daw po siya yan. Mm-hmm. Tapos nung makita ko po yung picture, sabi ko, hindi ba ikaw yan na yung kamukha mo? Mm. Hindi po siya nagsasalita, tamimi lang po siya. At saka klarong-klaro yung picture nung bata. I mean, yung mukha nung bata. Okay, paano na-develop? Ano ba ito? Paano sila nagkakilala? I mean, hindi naman sa paano sila nagkakilala. Kamag-anak nga niya, di ba? Pamangkin nga niya. Paano nagkapanataga ng loob? Oo. Paano nagsimula paano daw yung relation? Dati po, kaya yung bata po na yan, nasa akin po yan. Ah, nasa inyo? Opo. Kinuha ko po siya. Parang inampun-ampun ko po siya. Ilang taon ng bata nung nandyan sa inyo? Nung mga 13 pa lang po siya nun. Okay. Kasi magti 3 years pa kami. Tapos po, laging nandun sa bahay, ganyan. Mm-mm. Kasi wala naman po akong ano, kasi hindi ko naman po alam na ganun. Wala ka kasi, pang anak nun? Wala pa kayong anak nun? Mm-hmm. Hindi ko naman po alam na ganun kasi pamangkin nga niya po eh. Mm-hmm. Ayun po, ganun. Yan. So sa palagay mo ba, nagsimula ito even bago pa mo nahuli? Kasi yung mga litratong yan, kailan ba kuha yan? Nito lang o isang taon na? Ano ba? Meron po akong nakuha. Ay, napanood po dun sa ano niya na ano... 483 days na po sila eh.
nakalagay. 483 days. So, mahigit isang taon. Ibig sabihin, 14 anyos pa lang si... yung bata. Huwag na natin pangalanan. Kasi kaka-15 lang po nung June. Kaka-15 lang. Naku, okay. Shari. Criminal case. Sigurado tayo. So, ibig sabihin na, Trini, nag-start yung relationship nila. 14 pa lang yung bata. I will go as far back as 13 years old kasi ang sabi ni Julie, kinuha niya yung bata na parang inampon-ampon tapos nakatira doon sa inyo. Opo. Ito ba ay napag-usapan mo, nasabi mo ba sa mga magulang ng bata? Hindi po. Hindi ko po inano yung ano, magulang. Hanggang ngayon, hindi mo nakakausap ang magulang. Pero kasi buntis eh. Dati po kasi yung pong bata na yun, may boyfriend. Okay. Tapos po, nung simula nung nabuntis siya, hindi na po siya halos napunta sa bahay. Ah, hindi natin sigurado kung ang nakabuntis ay mister mo? Kasi po, sabi nung lalaki kanya daw, dun po sa ex. Yun na rin po yung sinabi nung nanay. Yun na rin po yung ina naman niya. Eh, kung wala nga namang magko-question, sino naman tayo para magpa-DNA test? Okay. Ito, attorney, para hindi na tayo papalayo, malaman natin mismo kay Sir Jerry. Opo, nasa linya na po natin, attorney. Jerry, magandang hapon sa'yo, Jerry. Merry Christmas na rin. Hello po, Tony. Oo, Jerry, live tayo ngayon ha, sa Wanted sa Radyo. Apo. Oo, Attorney Aina Magpale, kasama ko si Shari at kasama namin si Julie Ann, ang asawa mo, Jerry. Apo. Ito, dala ni Julie Ann ang lahat ng ebidensyang nakuha niya sa telepono mo na nagpapatunay ng relasyon mo sa iyong pamangkin. Aminado naman po ako dyan, attorney. Aminado ka? Jerry, alam mo ba na ito bukod doon sa personal or emotional na damage nito? Jerry, alam mo ba na ito isang krimen? Pamangkin mo 15 anyos o wala pang 15 anyos, may relasyon na kayo. Na ano lang dito ako tarunin nun sa bata. Na ano? Wala po yung pag-aako ng bata na lalabas. Na ano? Diyos ko, ilang taong ka na ba, Jerry? 42 po. Okay, ilang taon na kayo na nagkakaroon ng relasyon nitong pamangkin mo? Ay, bago lang po, ma'am. Proud pa tayo na bago pa. Ilang buwan pa lang po. At least, hindi ka na niya pinahirapan natin. Hindi na akong pinahirapan. Nagsabi na siya ng tao. Pero, Jerry, meron tayong ebidensya dito na mahigit 400 days. 483 days ang bilang. So, ibig sabihin nito, Jerry, mahigit isang taon. Ano, meron na bang nangyari sa inyo ng pamangkin mo? Hindi ba kaya ikaw ang tatay nung pinagbubuntis nitong batang ito? Hindi po yan, attorney, kasi nako ko lang po yan nung ano, pagkatapos ng pag-uusap ng magulang ng bata at saka ng tatay. Si tatay? Kasi ayaw din po nung bata dun sa ano, nakabuntis sa kanya eh. Ayaw niya dun sa nakabuntis sa kanya? Gusto niya sa'yo? Opo, pero ngayon na lang po yung na-turning mga ano po yun, mga ugos yata o ganito. Sus Mariosep, parang lahat kayo gusto ko kayong ipa-counseling eh. Psychological counseling. Unang-una, Jerry, pamangkin mo ito ha. Magpinsang buo ba kayo ng nanay nito? Na ano lang po ako, turn din sa bata. Sabi ko, pag na lumabas na sa tuli, mas maano ko yung bata. Na ano? Jerry, siguro naman may pinag-aralan ka. 32 years old ka na, mas may experience ka sa mundong ito. Ano naman ang pumasok sa utak mo at pinatulan mo ang bata? Anong demonyo ang sumanib sa'yo? Ngayon pa lang, Jerry, sinasabi ko sa'yo, Julian, ano bang gusto mo mangyari ngayon? Pagbayaran niya po yung ginawa niya sa akin. Kailan ba kayo huling nagkaharap-harap? Nung Sabado lang po, nung gabi, nakaraan. Nung Sabado ng gabi. O ngayon, anong gusto mong, alam ba niya na napupunta ka dito? Hindi po. Kuya Jerry, nandito kasi si Julian, may gusto ka bang sabihin sa kanya? Alam ko, nagkamali ako sa iyo, na saktan din bandamin mo. Alam ko, masakit na masakit yan sa iyo, di ba sinabi ko naman sa iyo? Magsusuri naman sana ako, ayusin ko, na makausap ka ng ayos. Kaso, napasa mo na sa mga kapatid ko yung mga picture namin. Kaya sabi ko, pag-ikipag-hiwalay na lang ako sa inyo na ang maayos, sabi ko naman sa iyo na kung ano yung mayroon ako, edi maghahatian natin. Kung kakasuhan mo naman ako, tatanggapin ko naman kasi alam ko naman na nagkasala ako sa iyo. Kung ano yung kakaso mo sa akin, tatanggapin ko. Kasi ang akin talaga, gusto ko na makipag-hiwalay sa iyo. So sa iyo na yon, kung anong gusto mong ikaso sa akin, tatanggapin ko naman, hindi ko naman itatanggihin eh. Okay lang, Julie. Kung anong gusto mong sabihin. Alam ko mahirap, pero makakatulong na mailabas mo yung saloobin mo. Ano bang plano mo sa relasyon nyo? Hiwalay na lang po.
Makipaghiwalay na lang din. Kasi hindi naman na rin yung mababalik eh. Pero kung ikaw ba, willing ka patanggapin siya? Hindi na po. Siya na rin naman po yung nagsabi eh. Na? Makikipaghiwalay siya sa akin. Kuya Jerry. Po? Narinig niyo na po yung sinabi niya? Opo, narinig ko po. Baka, kasi, baka gusto mo lang na humingi rin ng tawad doon sa pamilya niyo, especially doon sa nanay, pinsan mo. Alam ba ito ng pinsan mo, Kuya Jerry? Alam na nung nanay? Nung nalaman po nung nanay, nung sinabi ko. Anong sinabi mo? Sabi ko nga po, mayroong kaming relasyon ng anak niya na gusto kong ako inyong pinagbubuntis na bata. Nagalit po yun sa akin. Nasanggal sa akin, nausap ko lang po siya. Yun, nagpayag na pan po siya. Pero simula po nung pinasa nung asawa ko sa mga kapatid ko yung picture, sabi ko, wala po, nakipag-iwalay na ako. Sabi ko, hindi na. Kuya Jerry, ito ha, hindi lang kasi halikan yung mga nakita namin ni Atty. Aina. Uh-huh. Ang nakita namin, Kuya, meron din kayong mga pagtatalik, no, dito na, video ba yan? Opo. May mga videos kayo nito. Very graphic yung... Bakit? But, di, at saka, Sherry, ako gusto ko lang sabihin ha, na meron tayong bagong batas. Opo. At pinirmahan ito into law ni President Duterte, Republic Act number 116481, na amendahan nito yung Anti-Rape Act of 1997. And ang sinasabi dito, considered statutory rape kung ang adult, opo, has sexual intercourse with a person under 16 years old, even if consensual. At saka ito, hindi ito sakop dun sa, kasi kung, kunwari, malapit lang edad nila, parang 3 years yata, yung ano, opo, parang pwede pang malusutan eh. Pero 32 tsaka 15. Opo. 17 years and the... Diyos ko, ano ba naman ang... Kuya, ano ba to? Nagkagusto ka talaga doon sa bata? Paano to? Niligawan mo? Paano mo kinuha yung loob ng bata? Bali po din, sabi ko lang sa kanya, ano, yung ako, yung ko na lang yung anak mo, tapos... Kung gusto mo, magkaroon tayo ng relasyon, sabi ko sa kanya. Kahit na akuin mo yung anak, hindi yun makakapagbura sa responsibilidad mo o sa krimen na ginawa mo. Inaako mo yung anak. Ang ibig bang sabihin nito ay may nangyari talaga at namagitan sa inyo? Yan pong pangyayari na yan na nakuha niyang video. Ano po yan? Itong naging kami na po yan. Kaya nga, so meron kayong sexual relations. May namagitan na sexual sa inyong dalawa. Meron nangyari po, attorney. Oh, kasi bakit mo aangkinin yung pinagbubuntis niya kung wala namang nangyari sa inyong dalawa, di ba? Opo, attorney. Ito yung ano lang dito ako sa bata kasi gusto po kong magkaanak. Kasi yung anak po namin na yan, nadala niya, ampun din po namin yan. Pero hindi dahilan... Para mambabae ka, much less na ang gawin mong ina ng anak mo ay ang pamangkin mo. Hindi kapansanan ng isang babae ang hindi magkaroon ng anak. At maraming paraan ngayon para magkaroon ng anak. Kung gusto mo lang talaga, meron tinatawag na surrogate, yung mga ganyan, di ba? Yes, po. Lahi mo pa rin. Actually, pwede nga rin lahi ni Julie, pero iba ang magdadala. But anyway, that's beside the point. Hindi dahilan yung hindi... Yung walang kakayahan yung asawa mo na magbuntis the normal way. Para gawin mo itong kawalang hiyaan na ito. Kahayupan. Thank you. Sa salita. Mabait pa nga ako, kawalang hiyaan. Pero hayop. Sana hayop ka lang sa romansa. Hindi eh. Hayop, kahayupan yung ginawa mo dun sa pamangkin mo. Yung kahayupan na ginawa mo rin sa asawa mo. Diyos ko. Sandali lang. Ba't parang mas galit ako kaysa sa tunay na asawa? Yun nga, ma'am. Sandali lang. Julie, parang Shari, ang nangyayari nito, parang nahihigop ko yung lahat ng galit sa loob, yung nasa puso niya. Diyos ko. Ano bang plano mo? Maninindigan mo na lang siya? Wala na nga kami noon. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala. Nito laang yung October. Ano, wala doon? Maniwala ka sa hindi. Wala na kami noon. Simula nung pinalat mo sa mga kapatid ko. Tamon, kahit may anong tawag ng mga kapatid ko, hindi ako nasagot sa kanila. Ngayon sasabihin mo, wala na. Ibago lang yung conversation nyo. Kasi nahiya na nga ako. Sabi ko nga sa iyo... Tama lang, maya ka.
kasuhan mo na lang ako, sabi ko baga sa'yo, kung anong makakabuti sa'yo, gawin mo na lang, kasi di na ako, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Lakas pa ng loob mo ah. Ikaw pa naghahamon ng hiwalayan? Eh wala, hindi na mag-uwit ng pagsasama natin eh. What, talaga? Dahil baboy ka. Sa sarili pa natin bahay, ginawa mo. Kuya Jerry, pa? Ano pong sabi nung bata? Nagkausap po ba kayo? Ah, yung pamangking ko po? Oo. Na-proud na proud pa po kayo, sir. Simula po nung pinasan ng nasawa ko yung mga picture, wala, hindi na po kami nag-usap nun. Nung simula nung sinabi ko sa kanya na hindi na, tama na. Sinungaling. Madadamay ka pa, itigil na natin. Sinungaling ka. Ano yung nabasa mo o nakita mo nitong convo nila ng October na nagpapatunay na tuloy-tuloy pa rin ang relasyon? Yung ano po, kahit ano daw po, hindi daw sila maghihiwalay. Sino ang nagsabi niyan? Sino nagpadala ng message na yan? Sino, yung babae po, mahal na eh. Tapos siya rin po. Anong sagot niya? Mahal na mahal na rin. Sila daw yung pipiliin niya. Ito kasi, pwedeng ikaw mismo ang mag-file ng kaso, ng krimen. Magagamit yun lahat. Pati itong, ano na ito, pinakita mo dito. Willing naman po siyang makulong eh. Napaka-warped, Shari. Opo. Parang napaka, hindi ko alam, Jerry, kung ano ang pumasok sa isip mo. O kung nag-isip ka ba, o ginamit mo ang isip mo. 15 anyos yung pamangkin mo, ha? At humigit kumulang siguro, nagsimula ang relasyon, 14 lang ang batang ito. Hindi ko alam kung paano mo malulusutan, pero mukhang wala ka namang balak na malusutan. Umaamin ka eh. Inaako mo nga yung pinagbubuntis. Opo. Julie, siguro ano yung gusto mong mensahe para doon sa pamangkin ninyo? Pamangkin. Na kinuha mo pa, di ba? Kinupkup mo ito. Anong gusto mong sabihin doon sa bata? Kung ano't ano man, nakikinig. Sana lang tinigilan niya. Alam naman niya may asawa eh. Tapos ganun yung inano niya sa akin. Ito po, base po doon sa conversation ni Jerry at nung pamangkin, meron silang tawagan or pangalan nila sa messenger is Aking Mahal. Sabi po nung babae, nung pamangkin, sinunod ko naman lahat ng sinabi mo eh, na wag nang kausapin yun. Wag nang papuntahin yun kapag pumunta dito. Yun yung sabi mo. Wag kong patabihin sa akin. Sinunod ko naman po lahat eh. Meron po bang kulang sa mga nagawa ko? Tapos nag-message po ulit yung pamangkin. Mahal ko, gusto ko pong masagot yung mga tanong ko. Ang sabi po ni Sir Jerry, alam ko na nahihirapan ka na sa relasyon natin, mahal ko. Lalo na ngayon ang sitwasyon natin. Kasi gusto mo naman ako ipaalam na may jowa ka, pero hindi mo magawa kasi hindi pwede. Kaya lang nahihirapan ka na sa akin, mahal ko. Pwede mo naman akong layuan kung yun ang makakabuti sa'yo. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko pababayaan ang suporta ko sa anak natin. Alam ko, mahal ko, mahirap. Pero kung yung ang makakabuti, okay lang sa akin, mahal ko. Andito lang naman ako para sa inyo ni baby natin. Ate, may last message ka na lang sa kanya. Magpakasaya ka. Ito kasi, ano to eh, clear case ito of violence against women. Ano ito eh, yung emotional abuse. Apo. Yung psychological, ano, yung effect ng mga nangyari, ano. Siguro, hindi siguro. Si Julianne, siguro refer natin kay Dr. Camille, no? And then, of course, tutulungan natin siya doon sa kaso. Kasi, krimen ito eh. Krimen ito eh. Opo. I have no words. Wala ako ibang masabi. Para akong si Julianne. Wala yes. Na rin akong masabi. At ayoko rin naman na mas galit pa ako eh. Hinigop ko siya eh. Opo. Sorry ha sa mga netizens. May ganyan rin kasi kung minsan pag masyado kang involved, nahihigop mo yung lahat ng emosyon ng ano eh. Pero Julie, nandito ang wanted sa radyo. Para tulungan ka. Mahal si mo pa. Rafi. Mahal mo pa ba? Ay. Mahal. Ha? Pero wala na. Ano na, ate? Sabi, ulit yung tanong ni Shari. Mahal mo pa ba? Mahal mo pa hindi ba? Hindi naman po agad-agad si nawawala yun eh. Kaya siguro... Jerry, narinig mo yun? Ikaw, anong masasabi mo, Jerry? Ang sabi ni Julianne, mahal ka pa rin daw niya. Kasi hindi naman basta-basta mawawala agad. Nawala na si Jerry. Parang natarantarin yata siya nung inamin mong mahal mo pa siya. Pinatay na po ata. Ha? Pinatay na. O, pero nakikinig yun.
Oo. Ayan, sige. Ganito na lang, Ate Julie, no? Paasistahan namin po kayo na makapagharap at makapagsampa ng kaso. Pero Ate, baka naman mamaya ay pag nagkita-kita tayo sa barangay at humingi lang ng tawad, lumuhod sa harap mo, eh patawarin mo. Hindi na po. Kung sa iba po sana niya ginawa, pwede pa. Pero pag dito, hindi na po. Hindi, at saka yung krimen na ito, Shari, kahit umatras pa yung nagkaso, ang prosecution, pwede pa rin niyang ipagpatuloy. Yes. Kasi yung iba nating kaso, attorney. Ayun nga lang, diba? Mahirap na yung mga baka mamaya, authentication of the documents, of the evidence, ganyan-ganyan. Pero anyway, sure ka na? Yun na nga. Laban na. Laban na. Pero mahal mo pa? Slight na lang. Slight na lang. Galit na lang. Galit. Hindi mo siya kinamumunghian? Ay, kinasusuklaman po. Oh, pero iba ang pagkasuklam at saka sa pag-ibig, ano? Nakakaloka ka, Julie. Sige, pero hayaan ko na. Ang pusong umiibig, Shari, ay naipagpapatawad kahit na ano. Opo. Sige po. So, ganun na lang po siguro, madam. Paasistihan po namin kayo na magkaroon ng pag-uusap muna sa barangay. And then, kapag wala talaga, hindi talaga nag-workout or hindi talaga kayo walang nadaan sa usapan, sasampahan po natin ang kaso. Okay, ma'am. At magaganda naman po ang mga ebidensya na meron kayo. Meron kayong mga pictures, conversations, at yung mga scandal. Yep. Matinding ano po ito? Matinding... Actually, makuha lang yung birth certificate ng bata. Ma-establish yung edad niya. Opo. Walang lusot si Jerry. Ano po ang may pa-file po na kaso kay ate? Statutory rape. Jerry, rape na ito. Rape, okay. Even with consent kasi. And, yung bagong batas kasi na yun, mas strict eh. Yun nga lang, syempre, yung ebidensya lahat kasi manggagaling dito. Authentication of all the documentation and then the ability to make pieces of evidence admissible in court. But anyway, that's process. Simulan muna natin sa pag-uusap nila. Ako lang, naawa rin ako doon sa bata at sa pamilya rin ng bata. Opo. Sige po. Ma'am, sorry, last na tanong na lang na po. Nagkaroon po ba kayo ng pag-uusap nung pamangkin at nung pamilya nung pamangkin? Wala hindi. Po. Wala. Kasi hindi ko po siya kinausap, tapos hindi ko rin po siya inaano doon at minor nga po. Tsaka buntis. Yung pamilya wala. Po? Wala rin po. Wala pong paghingi ng tawad na narinig? Noong or... pagkuha po doon sa anak namin doon, nandun po lahat yung pamilya ng bata. Ah. Wala po, hindi man po nagpansin. Tapos pinagtatakpan po nila eh. Kaya hindi po kami kausap. Okay. Although dito, biktima rin ha, yung bata. Opo. Biktima rin. Sige po ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio ha. Salamat po at magandang hapon po.